Hello guys, kumusta? And today, balik ulit tayo kay Barako. Maglalagay na tayo ng mga accessories. At tara, umpisa na natin. Tanggalin muna natin itong airbox. So, itong airbox, hindi na namin siya ilalagay. Bali, gagawa na lang kami ng custom cover dito. Kalahati lang. Dahil dito natin itatago yung battery. So, ang una guys, gagawa muna tayo ng template. So, 35. So, ayan guys, mukhang okay naman, ano? So guys, ito yung gagamitin kong plate, lumang computer case, ano? So, ayan, naguhitan ko na. So, ngayon, puputulan na natin. So guys, ito na yung mga plate na ginawa ko. So tatanggalin na natin itong mga to para dumikit siya sa chassis natin. Bigyan natin ng konting bend. Okay. Bali, ganyan yan. Nilagyan ko rin ng konting bend dito. Ito, ngayon gagawa natin sila ng mount. So, isang bracket dito at isang bracket dito. Sa ibaba, kahit hindi na. Tapos guys, ito naman yung mga gagamitin natin bracket. Hindi ko alam kung saan galing to eh. Nakita ko lang sa amin. May butas na agad. Bali, dito muna tayo maglalagay. Ano na ito? Okay. Tingin ko pwede na yan. So guys, ngayon bubutasan ko na itong cover para mailagay ko ng maayos itong mga bracket na to. Ayan, ito nakita kong bracket, meron ng nut na naka-weld sa likod. So guys, ito yung bracket na ilagay ko na. Ayan. So ngayon, we-weldingin natin yan sa chassis natin.
Bali, ganyan. So, dito siya naka-welding, ano? Bubutasan na lang natin dito. So, ayun guys. Ngayon, try natin ilagay yung gas tank. Okay, ayos naman pala guys. Maganda naman siya, di ba? Guys, nagawa ko na rin ng bracket itong isa. At ginabi na naman tayo. Bale, itong battery, dito na siya sa loob. Ayun, gagawa ko pa siya ng lagayan. So, ayun guys, ginabi na tayo. Ano? Tuloy na lang natin ito bukas. Pero, tapos ito, baka tabasan ko pa ng konti dito. Ayun, para hindi siya matulis dito. Ano? So, ngayon guys, gagawa tayo ng battery compartment. Eight, 13, 16 inches. So, ito yung bakal natin. 16 inches. Ito na. So guys, tatanggalin ko na rin yung ibang mga nakasagabal dito, ano. So guys, bali ganito. Ayan. Ayan, tapos i-weld ko itong bracket sa chassis. At pag sa pagtanggal ng battery, dito siya lalabas. So guys, eto na siya, ano. Nilagyan ko siya ng bracket pa dito kasi medyo mabigat yung battery at manipis lang tong flat bar na ginamit ko, ano. So ayan, matatag na siya. Ngayon lalagyan ko na lang siya ng stopper dito sa likod. So guys, eto na yung battery natin. Ayan, hindi ganun kaganda yung weld, pero okay lang yan. Matatakpan naman yan. Tago na yung battery natin ngayon. So guys, ngayon pwede na tayong gumawa ng signal light bracket.
So guys, ito na yung ginawa kong bracket. Ito. Tapos yung mga signal lights natin, ito, ang liliit. Nut. Naka-spot weld lang yung mga bracket ngayon. So, mamaya na natin i-full weld. So, yung tail light, kasama siya ng rear fender natin. So, ayan guys, hiniram ko muna yung mga gulong ni Brutus kasi wala pa rin yung mga in-order kong inner tube. So, tapos ito yung ilalagay nating shock sa likod. Ang haba nito is 370mm pang SZ16. Siya. So, ang problema lang dito, maliit yung bushing. Kaya, yung mga bushing nito, ililipat ko siya dito. Lalagyan ko ng konti. Yung mga bushing nitong mga lumang shock, ito sila. Ayan. Lilipat lang natin sa bagong shock natin. Okay. Pwede na nating ilagay. So, hindi ko pa siya mailagay ng straight dito kasi sa gabal yung ito may brake rod natin. Tumatama siya dito. Pati itong exhaust pipe mount natin, tumatama din siya dito. So, puputulin ko na rin yan kasi maglalagay na tayo ng ibang pipe. Okay, try ulit natin. Yun, sumabara na siya, di ba? So, meron pa tayo. Taas. So, tapos ang problema lang ng ganitong modification, yung chain natin, magra-rub siya dito. So, ayan guys, ano sa tingin nyo? Mas maganda yung naka-straight na shock or nakahiga. Kasi kapag nakahiga, medyo mababa. Kapag naka-straight, sobrang taas. Ngayon guys, ikakat natin itong stock fender. Ito sa likod. Tapos yung matitira, ilalagay ko sa harapan. So, ganyan guys, gagawa natin siya ng bracket. So, gagawan ko siya dito. Tapos, gagawan ko pa siya ng isa dito. Kung dito ko sila ilalagay, ayan, magiging flat na yung fender natin.
So, gagawa na lang ako ng bago dito. At isa dito. Tapos, nag-welding ako ng tornilyo dito. So guys, nabutasan ko na rin itong fender. Try natin.